Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. At ini-invite ko po kayo na mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Happy 600 plus subscribers na po sa atin. At pindutin ang notification bell para wala kayong ma-miss dito sa aking mga videos. And for today's vlog ay naitatanim ko na po yung aking grafted cactus. And ayan, so this is for Ma'am Lori Sugui. Tama po ba? Hello, Ma'am Lori. So, ito na, in-upload ko na dahil request mo yan. I hope hindi ka pa nakakapagtanim, Ma'am Lori, dahil late na ako mag-upload. So, sorry na, busy kasi. Pero, ito, para sa iyo to, Ma'am. Ayan. So, heto na, ayan. So, bumili nga po pala ako ng Lava Rock from Plant Culture. Ilalagay ko po dyan yung link nila para kung gusto nyo, hindi na kayo mahirapang maghanap pa. Ayan. So, buy one take one po kasi yung Lava Rock. Bumili na ako. Dahil sayang ang shipping fee, dinagdagan ko na din ng CRH. May soilless potting mix sila, which is 35 pesos lang. 1 kilo ata yun. Tapos, sinamahan ko na din syempre ng cultured soil and CRH. Ayun. So, ayan. Nakakahon. Maganda po yung packing nila talaga. Sa palagay ko talaga, kapag ganitong grafted, dahil cactus siya, kailangan well-drainable yung inyong soil. So, gumamit lang po ako ng loam soil, tapos yung mga old ko na succulent potting mix, sinama ko na dyan, pinagsama-sama ko na. Then, nag-add lang po ako ng pumice stone at syaka yung Lava Rock na itim. Ayun. So, ayan, buwas natin yung Lava Rock. So, hinati ko kasi yung isa pang succulent kasi kailangan, upon searching, kailangan daw na kapag ka ang soil mix ng grafted cactus is well-drainable. So, kasi before, nagkaroon na nga po pala ako ng moon cactus at saka yung grafted din at saka yung mamillaria. Ang nangyari kasi, namatay sila. Alam ko na i-vlog ko yun, namatay sila, nabulok yung kanilang stem, yung body, yung cactus. Ayun. Namatay, nabulok. So, parang ano lang, magkasunod na week lang ako nagtubig. So, siguro, hanggang 3 months or 1 month, tubigan yung grafted cactuses. And upon asking kay Ma'am Antoinette, sabi niya, once a week ang dilig. Pero di ako naniniwala talaga. May trust issue talaga ako eh. So, one week na yan. Pag sinabi ng seller yan, 1 week lang po dilig. Huwag kayo maniwala. Playing safe lang yan sa mga sagot nila. Promise, maniwala kayo, plain safe. So, bumili ako ng ganitong pot. So, parang pang gym niya siya. So, ayan. Ipopost ko din dyan yung link para gusto niyo. And this is my skincare from Watson's. So, this is grafted cactus. At ito, nagbulaklak na siya. So, sana may partner para makapag-bollinate ako, diba? So, ayan, open na muna natin itong si CRH. Ayan. So, naglagay po ako dito kasi konti lang yung nabili ko ng CRH. Gusto ko sana marami pa akong ilagay. Kaya lang, for ang person, kaya konti lang. Tapos yun, lagyan natin pa ng Lava Rock. So, konti lang. So, nagsalin lang po ako sa planggana. Tapos, ayan, dyan natin titimplahin. So, again, this is, tawag dito, loam soil, pumice stone, Lava Rock, and CRH. So, gusto ko mas, ano pa sila, drainable. Ayan. So, halo lang po natin. So, para saan po yung CRH? Huwag na kayong gumamit na fresh na iba kasi ano yan, source of fungi. Gamit na lang kayo ng CRH o kaya yung binili nyo yung fresh na iba, sunugin nyo na lang po. Or bulukin, pag bulukin, matagal pa, sunugin nyo na lang. Anyway, ayan po, mix lang natin. So, gagamit din po ako dito ng bunny poop. Eh, may loam soil ka na, ba't pang bunny poop ka pa? Okay lang yun, safe lang yung bunny poop. Kahit na ma-overlagay ka, okay lang po, hindi siya harmful yung bunny poop. So, ayan, Akadama soil mix yung itatap ko po. So, kung wala kayong Akadama soil kasi medyo pricey, pero ito, nabili ko lang din to ng 135. I-post ko na lang din yung link. Nakalimutan ko na kung ilang milligram siya. Post ko na lang dyan yung mga link ng mga pinaggagamit ko para, ayun, madali na lang sa inyo na hanapin. Hindi na kayo masyadong maghanap, ha? O, ayan. So, ayun, lagay lang tayo dito. So, yung nabili ko pong pot with, ano na siya, with tray, 350. Ayan. Pag nag-comment kayo saan nyo po nabili, hindi ka nanood ng vlog ko today. Ayun. Ayan. So, lagay na natin.
Ang ganda nito, variegated na Gino. Ayan. So, by the way, pag po nagtatanim kayo ng succulent or even kahit anong plants, huwag po kayong, maghugas po kayo lagi ng kamay after. Hugasan niyo po mabuti yung kamay niyo kasi once na yung lupa sa kamay niyo, sa mga kuko niyo, naiwan, tapos sinubo niyo, tapos meron kayong bulok ng ngipin, magkakaroon po kayo ng lockjaw. So, kapag yung lupa na yan, isinubo niyo, at meron kayong bulok ng ngipin, ayun, matetetanus po kayo, maglalakjo kayo. So, kaya dapat maghugas po kayong mabuti ng kamay at yung mga kuko nyo, gupitin nyo, halinisin yung mabuti. Madali lang naman din yung management noon, pag naagapan ng maaga, nagkaroon kayo ng lakjo, masal relaxan, tapos tetanus toxoid lang naman po iyon, pumunta kayo agad sa malapit na hospital sa inyo. Magkano po ganun? Mahal. Kaya maghugas kayo ng kamay mabuti. So wala na ding mura sa panahon ngayon, di ba? Kahit Gymnos, Cactus, Succulent, mahal na din. Kayo na lang ang dalawa ang hindi nagmamahalan ng crush mo. Ayan. So anyway, hindi ko nabanggit yung CRH. So before, nasasabi ko naman na to sa vlog ko. So para saan po ba yung CRH? So it serve as fertilizer. Kapag sinunog mo yung ipa, serve as fertilizer na din yan. And soil conditioner. Tapos yun nga, rich siya sa phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and iba pang mga kailangan ng mga halaman natin. So maganda talaga ang CRH kesa dun sa fresh na ipaw. Huwag na kayo mag-fresh na ipapranis. Source pa yun ng punjay. Ayun. So, eto lang. Ganito lang yung aking ginagawa. O, diba? Ganun lang. Andali lang magtanim. So, plakak itong pot na to sa aking mga grafted. I thought na hindi sila bagay. So, baka kung masyadong maliit yung pot. Pero, saktuhan naman din pala. So, ayan. Lagyan na natin ng bunny poop. Ayan. So, ako naglalagay lang ako ng hanggang 6 na peraso. Mas mura kasi yung ganito eh. Yung hindi siya pino. Yung pino kasi mas mahal. Parang 80 ba? 85. Ito parang 60 or 50 plus. Ganun. So, ayan. So, this is yung bunny poop and yung akadama is from Urban Gardening. Ayan. So, matagal ko na din itong ginagamit sa mga iba kong succulent. So, ayan. So, dun din sa Urban Gardening din ako bumibili ng pang soil mix ko before. Pero dahil may loam soil naman pala dito sa amin, dito na lang ako bumibili kasi mas makakatipid nga po ako. Ayan. So, ayun. Itong mga ganitong roots, pwede nyo silang i-trim, lalo na yung ma-hairy. Ayun. So, kapag ganito kasing pinutol nyo yung roots is mas mag-aano sila, mas mag-roots sila, mas madali sila mag-roots pag pinutol-putol nyo. Tapos yung mga pinutol ko na roots na yon, serve as pataba na lang din, halo ko na lang din dito sa aking soil mix, diba? Ayan. So, pansin ko, yung mga nakuha kong grafted cactus, merong wala nang laman yung loof, tuyot na, so kapag ganon, diligan na natin. I mean, yung pinaka-body niya, ha? Yung bang... Basta, maano niya yan, madi-differentiate yung isa mataba. Kasi ito daw ay dragon fruit. Ayun. So, dragon fruit yung ginagamit nila o kaya yung blue boy. Mas mahal ata yung blue boy kasi yung dragon fruit parang madali lang din naman silang, diba? Palakihin, diba? So, I think, this is dragon fruit. So, ayun. Pagka pipis na, manipis na, wala nang laman yung loob, pwede nang diligan. So, ganun siguro talaga pag grafted cactus. And, meron akong mga na-search na, yun nga, hindi mahirap alagaan yung mga grafted cactus. Kahit i-inler mo sila, carry lang. So, ayun. Pero ako, dito lang sila sa labas ng bahay namin. Ayan. So, ano po ba yung sense ng akadama for toppings? Ayan. So, kapag nagdilig kayo ng akadama, tapos magiging brown siya, pag nag-lighten na siya, that's the time na pwede na kayong magdilig. Pero, dito nga kay grafted cactus, hindi ko pa kasi masyadong kabisado ito. So, ayun.
upon assessment na lang din ako magdidilig para hindi masaya yung pera ko sa pagbili, diba? Ayan, so dati gumagamit ako ng Akadama, yung nabili ko yung malalaki. Oo, malalaki yung mga nabili ko. Tapos dati yung gamit ko ay Kanuma. So ganun din naman yung Kanuma. Kapag lighten na siya, pwede na kayong magdilig. Pero hindi ko alam sa iba, ganun yung sila. Pero ako kasi kung ano assessment ko sa Succulent, tsaka lang ako magdidilig. So ito po yung sinasabi ko na pipis, yung bang manipis na. Pag hawak mo siya, parang wala siyang laman po konti, ganun. So eto, ayan. Ito si Strawberry Soul ko. Ang ganda ng Strawberry Soul ko, ayan. Ito makapal yung loob niya, oh. Malaman. Tapos ito, oh, manipis. Yan yung sinasabi ko. So kapag ganyan, oh, diba, compare natin, oh, diba. Kapag ganyan, diligan na natin itong ating grafted. Kasi wala nang laman yung loob niya. Ayun. So, by the way, malapit na tayo mag 1,000 subscribers. So, I will be announcing sa mga yung mga criteria natin sa pagbibigay ng Succulent, kung sino yung magiging winner. So, I've been thinking kung ang ibibigay ko ba, Succulent, Gymnos, or ganitong grafted na mga cactus. So, ayun. So, abangan nyo po yung criteria natin kung ano yung gagawin para doon sa mananalo ng Succulent. So, kapag naka 1,000 tayo, i-announce po natin yan. Pero yung criteria, i-announce ko na ngayon. So, abangan nyo po yan. And also, nandyan na din po yung aking mga box ng Succulent. And also, another batch of grafted cactus from Adder Seller. And yun, mga Gymnos, inaabangan ko rin sila. So, ayan. So, yung mga box na dumating ko ng Succulent is from July pa sana. Pero, na-delay na nga at nagkasabay-sabay pa nga. Tinigil ko pa yung iba para hindi sila magsabay-sabay. So, ayan ha. Abangan nyo po yung criteria natin kung paano kayo mananalo ng Succulent sa ika-1,000 natin ng subscribers dito sa YouTube. Ayan. Excited na ako. Ayan. So, this is Green Soul ko. Ang ganda din po niya. Kapatid siya ng Strawberry Soul ko. So, iba-iba yung mga soul cos. Ayun. So, this is Choco Brain. The last one na ating itatanim. Ayan. So, kailan niyo po i-announce yung criteria sa susunod nating vlog? Abangan niyo po iyan. So, stay tuned! Pwede ko din po i-post sa community para updated kayo. So, abangan niyo po iyan. Ayan. So, this is Choco Brain, the last one. So, again, yung mga nagamit kong products, kung gusto nyo malaman kung saan ko nabili, popost ko po yung link sa description below. So, tingnan nyo na lang po ha. Ayan. So, malapit na tayong matapos at inabot na nga ako ng mga gabi, mga best. Ayan. Pero okay lang. Wala pa naman labo kasi nakatapat sa akin yung electric fan. Mag-ingat din po kayo sa dengue ha. Ayan. So, eto na ang ating last na Naripot. So, they here. Ayan na po sila. So, ang ganda po nila. Grabe. Iba talaga yung ganda nila pag sama-sama. Ayan. So, baka may magtanong na naman sa inyo po nabili yan. Ang gaganda. So, ipopost ko na lang din dyan yung link ng aking unboxing. Panoorin nyo para malaman nyo kung kanino ko nabili. Ayan. So, ang ganda ha, no? This is gabi. Ayan. This is how they look at night. Stunning, ano? Ang ganda. Ayan. Top view. Ayan. And from morning. Good morning. Ayan. Ito sila. Ang ganda, ano? O, diba? Pak. So, excited na din ako sa next batch ko ng grafted. Abangan nyo po iyan. Dahil magaganda din po iyan. Promise. Excited na nga din ako sa next batch ng aking mga grafted. Pati yung mga succulent. Just kiss. 5 box yun. Nakaka-lurky. Ayan, ganda ano. So, kulang pa. 20 pots po kasi. So, ayan. Thank you for watching po. Sana nagustuhan nyo po at mayroon kayong natutunan sa aking pagtatanim at sa mga chika-chika ko, diba? Ayan. So, huwag nyong kakainin yung kamay nyo pagkatanim nyo, ha? Ayan. So, abangan nyo po yung ating criteria sa ating pamimigay ng Succulent on 1,000 subscribers po. And, ayun. Abangan nyo po yung ating next unboxing, and ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga succulent and keep in touch. Ayan, stay tuned. Ayan, so
Thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, and this is your plantita nurse. Ayan, so God bless po sa ating lahat.